Karaniwan nito ang ginagawa nila ay yung mga indigenous materials lamang doon sa ating paligid. Karaniwan, ito yung mga maliliit na kahoy. Simpleng housing lamang sa slatted flooring. Ginagamitan ito ng bamboo. Pwede rin itong patungan ng tinatawag na chicken wire. Yung ating litter material, dito kung saan natin karaniwan ibinubrooding yung ating mga manok, ang pinakamaganda ay kung meron silang dyaryo para sa slatted flooring at ipa naman dito sa ating manukang walang amoy at iwas langaw. Sa roofing natin, pwede tayong gumamit ng nipa para sa mga areas na ito indigenous sa area nila. Pwede rin tayong gumamit ng yero. Pero kung gagamit sila ng yero, mas maganda na either monitor type o yung semi-monitor type ang ating gagawin. Mas nakakasingaw dito, nakakapasok at nakakalabas dito yung airflow. Dito sa mga medyo matataas na parte at medyo presko, katulad na may kataasan, halimbawa ng hill, gumamit sila ng shed type sapagkat dito mas malamig at mas presko yung hangin na dumadali sa loob ng kulungan. Yung sa taas ng roofing natin, at least meron siyang taas na 5 feet. Ito ay para sa mga at least 100 heads ng manok. Kung gagamit sila ng mas marami, magpuproduce sila ng mas maraming manok, ang requirement natin doon ay at least 7 to 8 feet. Sa fencing ng ating broiler, karaniwan ginagamit dito yung kawayan. Pwede silang gumamit ng ating mga net para mas makatipid. Wala namang eksaktong sukat. Importante lamang na pagka medyo lumaki na kasi yung ating mga manok, importante na hindi makakalusot yung mga manok dun sa lambat o dun sa net na ating ilalagay. Ang chicken wire ay pwede nating gamitin bilang sidings o yung ating fencing. For backyards, pwede itong gamitin dahil hindi naman ito basta-basta nasisira. Dun naman sa ating mga semi-commercial farm, karaniwan yan, ginagamitan natin ito nung chicken wire. Ginagamitin din natin ito nung ating mga kawayan. Minsan gumagamit na rin sila ng welded wire. At least 2x2 square inches yung butas ng welded wire na ginagamit nila. Yan ay para hindi mahulog yung manok at pangalawa ay nakakatipid dun sa structuring ng ating manukan. Very important lamang na pasok sa budget yung inyong magiging types of housing at magiging tama, appropriate dun sa location na paglalagyan natin. Sa equipment ng ating manukang walang amoy, kailangan meron tayong brooder o yung painitan. Nagsisimula ito sa backyard natin, pwedeng ilaw. Maliit na lata na pwedeng lagyan ng uling. Yan ay para makapag-produce ng init, additional init dun sa loob ng kulungan. Meron tayong kailangan na feeder. Sa feeder natin, ito ay nagsisimula sa tinatawag na chick feeder. Merong 1 foot at merong 2 feet ang haba ng ating patukaan. Tube feeder kapag ito ay umabot na ng 3 linggo. Per 100 broiler o per 100 birds, sa 2 feet na ating chick feeder, nilalagyan natin ito ng 4 during the brooding stage at dinadagdagan pa rin natin ito ng additional na 4 kapag fully expanded na. Ganito karami yung ating setup para lahat ay sabay-sabay makakain yung ating mga manok at sabay-sabay itong lalaki. Sa waterer, meron tayong ginagamit na tinatawag na galloner. Itong galloner ay mula day old. Pagdating ng sisiyo ay pwede na itong gamitin hanggang 3 weeks. Kapag 3 weeks na, ang ating mga manok ay pinapalitan ito ng tinatawag na basin at basin guard. Gaano karami ang ating kailangan? Tulad ng chick feeder sa galloner, kailangan natin ng 4 during the brooding stage para sa 100 chicks. At dinadagdagan natin ito pag fully expanded na ng additional 4. Bali, nagiging 8 ang ating galloner na kailangan kada 100 ulo ng manok. Sa ating heater, meron tayong tinatawag na gas brooder. Ito yung ginagamitan ng gas o yung ating LPG. Kada isang gas brooder ay nasa 800 to 1,000 chick yung kaya nitong painitan. Meron din tayong tinatawag na uling dun sa mga medyo eksperto na at dati na itong ginagamit. Alam na nila kung ano yung tamang temperatura sa loob. Yung lata na sinlaki ng ating oil can na pinaglalagyan, yung karaniwan ay sinlaki nung biscuit. Yan ay kinakailangan ng 3 ganon para sa isang daang ulo ng manok. Dito sa ating manukang walang amoy,
Siyempre, importante rin at napaka-importante nung ating chick selection o yung pagpili ng tamang sisiw para sa ating production. Sa pagpili ng sisiw, kailangan masisigla. Kailangan day old pa lamang. Pag day old pa lamang, hindi pa tumubo yung kanilang mga balahibo. So, karaniwan nito, ang timbang ng sisiw natin, yung ating class A, ay at least nasa 43 grams yung sisiw na day old pa lamang. Kailangan dry yung kanyang feather. Kailangan hindi bulag, hindi nakabisaklat. Uniform yung kanyang size at saka color. Kailangan hindi crossbeak. Sa manukang walang amoy, kinakailangan natin na ito ay nanggaling sa mga reputable hatchery na kung saan ito yung mga nagpo-produce ng talagang class A na mga sisiw. Sapagkat ang class A, mas mabilis itong lumaki at mas masisigla yung ating mga sisiw. Bago pa lamang dumating yung ating mga sisiw, kailangan nakahanda na yung patuka natin sa manukang walang amoy. Ang ginagamit natin dito ay yung ating ProAvian 100. Ito ay ginagamit natin during the entire brooding. At pagkaraan ng halos dalawang linggo, nagsishift tayo ng ProAvian 300 bilang kanilang finisher. Yung ating ProAvian na klase ng patuka, ito ay nagiging suitable para sa manukang walang amoy sapagkat ito ay pure plant-based, wala siyang antibiotics, walang artificial growth hormones na nakakasama sa kalusugan ng tao, at wala itong mammalian byproduct na lalong nagsasanhi ng mabahong amoy sa kulungan ng manok. Kaya nakakapag-produce siya ng mas healthy at mas malasang karne ng manok.